Yamashita Treasure na ating hinahanap, gaano ba tayo kasigurado? Ano ang mga palatandaan na masasabi nating may karga ang ating hinuhukayan? Yan po ang ating ibabahagi sa inyo mga ka-treasure hunter. Panoorin po ninyo ang video na ito. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw kaninyong tanan sa Kabisayaan ug sa Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin ijay Ilocos, mga kakabsat tayo ng mga Ilocano. At may ad na adlaw sa inyong tanan dira sa mga Ilonggo nga kauturan ko dira sa Bacolod kag Iloilo. Sa inyo padayon nga pagsuporta sa akong channel. Sa mga kapatid ko na mga Muslim sa Mindanao, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nandito na naman po tayo magbabalik upang magsishare sa inyo, magbabahagi sa inyo ng kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure. Yamashita Treasure hunting na naman po ang ating pag-uusapan ngayong topic. At ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol po sa mga sign, marker sa kabundukan na pinagtataguan po ng Yamashita Treasure. Kung gaano tayo kasiguradong may karga, may laman ang atin pong hinuhukayan. Napakahalaga po na malaman natin na may karga ito ang ating hinuhukay, sapagkat masayang ang ating pagod, panahon, pera kapag hindi natin malaman sigurado ba talaga ang ating mga hinuhukayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon dito po sa aking ibabahagi sa inyo. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-hit ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell. Huwag niyo pong kalimutang i-like at saka i-share din para umusad ang ating channel at updated kayo lagi sa aking mga idinadownload na mga videos. Second World War ay mabilis pong nasakop ni General Tomoyuki Yamashita ang Southeast Asia. Sa loob lamang po ng 70 days ay nakuha na niya ang Southeast Asia at naluuban niya lahat ng mga bangko, museum, minahan at mga simbahan na may mga gintong Buddha. Ay halos lahat ito ay natangay ng mga Japanese Imperial Army. Hindi rin nakaligtas ang mga bahay ng mga mayayaman at mga mayayamang tao na nakuhanan ng mga alahas, mga kayamanan sa kanilang mga bahay. At ito po ay natangay, dinala sa bansang Pilipinas. At wala silang choice kundi ibaon ito ikalat sa kabundukan, sapagkat napalibutan ng mga Amerikanong sundalo ang Pacific Ocean. Yung mga Allied Forces po ng Amerika ay naharangan ang dagat at hindi na nila maitawid papuntang Japan ang kanila pong mga dalang kayamanan. Kaya't napilitan sila itong itago, ibaon na lamang, ikalat na lamang sa kabundukan po ng Pilipinas. At ang napagbaunan po ng mga Hapon ay napakarami. Ito po ay sa mga gilid ng ilog na maliliit, gilid ng mga sapa, gilid ng creek o sa creek, at sa mga ubog o spring. Yan po ang napiling pagtaguan ng mga Japanese Imperial Army sa kabundukan. At ginamit nilang mga palatandaan ng mga punong kahoy, mga bato, gumawa sila ng mga bato, at nilagyan nila ng mga
sign marker. Bukod po sa mga sapa, creek, mga ilog na maliliit, mga balon, water spring, ubog na pinaglalabasan po ng mga iniinom na tubig, ay hindi rin nakaligtas. Yung mga old cemetery, yung mga lumang sementeryo ay napagbaunan din ng mga kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. At idagdag din natin yung mga old churches, lumang parke, yung mga beach, yung mga lumang beach na pinagliliguan, tabing dagat, mga ilog na nakalink sa tinatawag na lawa sa mga golf course ay nalagyan din ng mga Japanese Imperial Army. Kabilang dyan yung mga golf course sa mga lumang kampo ng mga Amerikano, yung Camp Janhae ay may golf course dyan, at saka yung Intramuros golf course, pati yung mga lumang ilog sa Metro Maynila at yung mga tunnel sa Metro Maynila na ginawa po ng mga Kastila noong unang panahon ay kabilang sa napaglagyan ng Yamashita Treasure. Hindi po yan nakahaka, nandyan po yan sa mapa ng 175 o 178 sites na pinagtataguan ng kayamanan po ng mga Japanese Imperial Army. So yan po ay nasa history na, na mayroon talagang itinago ang mga Japanese Imperial Army sa syudad man or sa kabundukan ng Pilipinas. So madalas sa kabundukan ng Pilipinas yung mga mabababaw na pwede nating masasabing sigurado tayong makakakuha, sapagkat nagmamadali sila nung time na yun, nung unang panahon na sila po ay tinutugis at matatalo na, ay napilitan silang ikalat ito sa kabundukan po ng Pilipinas. So hindi ganong kalalim kadalasan ang mga naibaon po sa kabundukan, sapagkat sila ay paatras at nagmamadali silang itago ito. Hinahabol sila ng mga Amerikano. So ang atin pong pag-uusapan dito ay kung gaano tayo kasigurado na mayroon ang ating hinuhukay. So unang-una po ay dapat nating alamin, malaman ang history ng isa pong lugar na masasabi nating pinagkampuhan ito ng mga Japanese Imperial Army. So tanungin natin yung mga ninuno, yung mga lulu, lula noong unang panahon na naabutan nila ang Second World War, or maging yung mga history na nagsasabing yan, pinagkakampuhan yan ng mga Japanese Imperial Army. So kapag napagkampuhan yan ng mga Japanese Imperial Army, ay siguradong may itinago sila roon, sapagkat may tunnel sila roon sa loob, may pinagtataguan sila na kwarto, kuweba, ay sinarahan nila ito, sinerado nila ito, at siguradong may itinago sila sa loob. At hindi lang iisa yan, minsan ikinalat po nila sa mga gilid ng sapa. Tagdadalawang kahon, tatlong kahon, dipindi sa utos po ng kanilang mga commander kung ilang piraso ang itatago nila at kung anong klasing kayamanan ang kanila pong ibabaon doon. So, yun po ang una. Alamin natin yung history. Pangalawa, yung mga sign. Ano nga ba yung mga sign na dapat nating malaman o masasabi nating sigurado tayo na may karga yan? Una, yung heart, hugis puso. Yan ay pinaka-accurate na nagtuturo ng Yamashita Treasure na mayroong karga ang area na kinaruroonan, yung hugis puso o heart shape. Pangalawa, yung triangle. Yung triangle, isa sa pinaka-symbol o sign, marker ng mga Japanese Imperial Army na may itinago silang kayamanan. Sapagkat ang meaning ng triangle ay pinakabuod ang Yamashita Treasure. So, treasure talaga ang kahulugan ng triangle, mga pyramid. Yan po ang pinaka-sentro ng kayamanan, sign ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Hugis puso, triangle, at sa mga animal characters naman ay yung turtle, pagong. Hindi nawawala yan sa Yamashita Treasure. Magkakasama ang mga yan, triangle, pyramid, hugis puso, square. Yan po ay magkakasama. Yung mga
Sign na yan ay hindi nawawala sa Yamashita Treasure Site. Yun pong triangular, yun pong heart shape, yun pong pyramid, ay yan ay masasabi nating isa sa nagtuturo ng kayamanan ng mga Hapon nung Second World War, ibinaon po nila sa kabundukan po ng Pilipinas. So, maliban sa mga bato or mga sign na yan, may mga iba pang marker na masasabi nating legit na nagsasabi ng Yamashita Treasure. Ito po ay ang mga itinanim na mga puno. Yung mga puno, mga centennial na puno, katulad po ng mga yellow bamboo, yung mga kawayan na mga yellow na matagal na naitanim na nakatriangular, minsan nakalinya, nakastraight line. Yan po ay nagsasabi ng kayamanan. Minsan tatlo lang sila, apat, dalawa, nakalinya sila na halatang may sikreto sapagkat may mga kasama siyang mga sign na bato na mga hugis puso, mga triangle, may mga arrow. Yan po ay palatandaan ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Sigurado tayong may nakabaon talaga dyan kapag nakita natin yan, yung mga punong yellow bamboo, mga centennial yellow bamboo. Kabilang din dyan yung mga puno na centennial na malalaki, katulad ng mga tugas, yung mga nara, yung mga duldul, yung mga mahabang buhay ng puno na kung saan nasa bundok matatagpuan, ay kabilang sa ginawang marker ng mga Japanese Imperial Army. At ang palatandaan nga, minsan pabilog ang pagkatanim, nakapaikot, nakatriangular, nakalinya. Yan po ang mga palatandaan ng Yamashita Treasure na marker ng mga punong kahoy na sa bundok po. At kapag hanapin natin ang treasure, ay may mga sign, mga bato na nakaturo sa ilalim pa ilalim kung saan naroon yung direksyon. So, yan po ay mga palatandaan na sigurado tayong may nakatagong kayamanan doon sa Yamashita Treasure, no? Na Yamashita Treasure sa kabundukan. Kapag nalaman, nakita natin ang mga ito. Pangatlo, yung tinatawag na marker sa sapa. Kapag nakita tayo ng marker sa sapa na nakariprap, na parang semento, nakadikit-dikit, at may mga nakadrawing, nakaukit na triangle, mga heart shape, mga spider, gagamba, yung mga pagong na may mga aro, yan ay siguradong Yamashita Treasure ang itinago dyan kung saan naroon ang mga marker po na yan. At take note, kapag sa ilog ay masasabi nating sigurado tayo kapag nakita natin yung pinakamatigas na porsyon, yung mga batong nakafile na sobrang tigas na nakadikit-dikit na parang semento, halatang ginawa ng tao at sobrang pinatigas talaga, yun ay positibo na sa Yamashita Treasure. At sigurado tayong naroon talaga ang sikreto sa pinakamatigas, kung saan yung napakatigas na porsyon sa bahagi po na naroon yung sign na napakatigas, magtaka ka, sobrang tigas, yun ay may sikreto sa ilalim, siguradong may Yamashita Treasure dyan. Kalimitan, kapag nakaharap ka sa north and south, ay nasa kaliwa siya, laging nasa kaliwa. Baliktaran man yan, laging nasa kaliwa, north-south ka nakaharap, ay laging nasa kaliwa ang kanilang ibinaong kayamanan. Yun po experience ko, no? Lalong-lalo na pag heart shape, ay kalimitang nasa kaliwa ang kanilang pinaglagyan. Pero may heart shape din na kaliwa-kanan kapag sa creek. Kapag creek, nasa gitna ng creek, yung kabilang pisngi ng bundok, kabilaan, kaliwa-kanan, ay may sikreto yan. May itinago silang kayamanan doon sa kaliwa at saka sa kanan kapag hugis puso. At yung bundok na yan, kapag tiningnan mo, yung creek ay nahati din sa dalawa, yun ay heart shape din. Kapag nag-drone tayo sa itaas, ay makikita nating hugis puso
ang purma ng bundok at hardship din ang kanilang ginamit na mga palatandaan sa area. So, yan ay sigurado tayong may Yamashita treasure talaga na nakabaon, nakatago sa lugar po ng nakalagay yung mga marker na heart shape. So, tandaan natin na ang palatandaan ng kayamanan ng Yamashita treasure na sigurado tayong may karga ay yung nabanggit natin kanina, heart shape, triangular, pyramid, o square, pagong, isda, marami pa ang iba, subalit yung nabanggit natin, yun po ay pinakasintro ng Yamashita treasure marker na nagsasabing sigurado 100% na mayroong laman ang inyong hinuhukay. Heart shape, triangular shape, pyramid, yan ay nagsasabing sigurado, positibo ang ating tinaguhukayan. At para malaman natin na 100% talaga yung pinakamatigas ang ating hahanapin. Kung saan yung napakatigas na hindi basta-bastang mabungkal, hindi basta-bastang masira, naroon ang sikreto. Yun ang tinatawag na bolts. Kapag pumasok tayo sa bangko, alin yung pinaka-secured na lugar ay yung treasure bolts. Yung bolts po na pinaglalagyan ng pera sa bangko ay napakatiba yun. Sobrang tigas, napakalaki ang padlock, may security guard pa, mahirap mong makuha. Yun po ang prinsipyo doon. Kung saan ang yung napakahirap baklasin, napakahirap mong sirain, ay naroon ang Yamashita treasure nakatago. Yan po ang pinakasign na sigurado tayo na may laman ang ating hinuhukay. Matigas na matigas, tandaan po natin yan. Parang bakal, bago ninyo mabuksan yung nasa loob, yung mga kahon na nakalagay sa loob, ay dadaan kayo sa butas ng karayom sapagkat sobrang tigas, nakalak ng mga bato, konkrito na parang mga bakal. Bakal, yan po ang tinatawag na treasure bolts ng mga Japanese Imperial Army. Kaya kapag malambot, iwanan nyo na yan sapagkat yan po ay mga patibong, mga napakaraming sign pa ilalim, sobrang lambot, may mga uling. Yan po ay mga patibong ng mga Japanese Imperial Army. Kung saan yung makikita natin kahit mababaw, sobrang tigas, nasaan yung porsyon na matigas, na riyan yan ang Yamashita treasure. So yan po ang ating maibahagi sa araw po nito. Sana po ay mayroon tayong napulot na aral sa atin pong pinag-uusapang topic ngayon. Nakapagbigay na naman tayo sa inyo ng kaunting kalaman tungkol po sa Yamashita treasure. So hanggang dito na lamang po ang ating pagbabahagi. Kung mayroon po kayong comments tungkol po sa ating na-share sa inyo, yung mga matatalinong magagaling po na mga matatandang treasure hunter noon na may mga hawak na mga mapa, pwede kayong mag-comments. Magdagdag kayo ng kaalaman sa ating pong mga kababayang mga treasure hunter. Huwag lamang po tayong magsiraan kung ano po ang ating nalalaman, ay i-share lamang po natin at malaya po tayong tanggapin at tumanggap ng pagkakamali. Hanggang dyan na lamang po ang ating pagbabahagi. Maraming salamat po ulit sa inyo. Ito po ang inyong ka-treasure hunter, Yusuf Yamato.